Ayan po mga amigo, nandito po tayo sabay, ano ba to? Thirsty. Ano to? Thirsty. Ay, durian shake, meron po kayo? Aha, first time ko makakain yan. Ano yung pinakamalaki po? Yung, ayan po, tsaka may mangga kayo? Mango? Pongkoko. Pongkoko? Ah, pwede lagyan ng mangga, ng ganyan ganito? Ng mangga? Ay, ng, ano po yung nando, pwede lagyan nun? Yung buko, pwede lagyan? Ah, hindi pwede lagyan yung... kombinasyon? Ah, pwede rin po, sige. Mangga, tsaka ano, buko. Tapos ako po, durian. Pwede, sir, ensalada. Different, ejemplo, todo esto, mixlar. Diferente de mango. Mango que me lo mata. No puede. Solo mango. Pero cuando tú quieres como ensalada. Así. Más mejor. Pues sí. Uno esto de uno de esta. Sí, sí, sí. O sige po ate, isang salad, tapos isang mangga na shake. Tapos ako po, durian ako. Yung no poner azúcar. Pero yung mango po ate, wag po lalagyan asukal. Yung shake. Aha. Ganun po. Yung tapos saka salad. Isa bukod yon. Isang mang durian. Durian shake is bang. Ngayon lang makakatikim nito mga amigo na durian shake. Ano kaya ang lasa? Si Mami Cookie mahilig sa mangga. Pero ayaw niya na palagyan ng asukal. Hello po. Ay, kilala tayo. Naku, secret lang to. Malalaman nila nagpunta ako ng Cebu. Nagpa-vlog ako. Ay, kumusta po? Teka, saan kayo dito? Dito sa Cebu. Buti na. Marami nga nakakilala sa amin dito eh. Teka, saan kayo? Taga Dagupan. Kayo, ikaw taga dito. Bakasyon siya. May transaction kayo. Baka pwedeng sumali sa transaction nyo. Sige po, salamat. Salamat. Si Mami Cookie, mango shake. Mango shake. Comida de Mami Cookie. Si. Con frutas. Este. Fresco. Si. Sofisticada. Bueno. Guapa. Bueno. Sexy. Ayan, ang dami nakakakilala sa amin dito mga amigo sa Cebu. Nakakatuwa naman. Yung iba nagkapapicture sa amin. Sabi niya, Kuya Ruel. Nagulat pa ako nang tumatawag siya. Mami Cookie, toma. Ito pwede, toma. O, diba? Nakakatuwa. Sabi, Kuya Ruel. Nagulat pa siya. Nandito doon kami sa Cebu. No tiene azúcar, ha? Yun no pwede azúcar. Porque frutas aquí diferente. Porque eso tropical país. Mira de mango aquí, muy dulce. No, muy dulce. Sabi ko kay Mami Cookie, tropical country kasi to, kaya maraming prutas at saka yung mangga dito sobrang tamis. So ayan po mga amigo, nandito pa rin po tayo sa May Ayala Mall sa tayo ay lilibot-libot kasama si Mami Cookie. So magpapahinga kami saglit, kanina pa siya lakad ng lakad. At naghahanap ng kanyang mabibili. So, ano kaya? Naalala ko kasi yung ano eh. Alam, kaya yata siyang extra ano? Extra kilos para sa kanyang maleta. Aha. Aking Mami Cookie, oh. Vamos a sentar. Pero si te sientas ahí, tendrás que comprar algo ahí. Sí, yo compra. Ah. Sabi ni Mami Cookie, oh, kung uupo tayo dito, kailangan bumili ka. Habi nga tayo ng isa nga po. Ano po yung bestseller nyo? Dito lang sa po. Yung raisin na lang po. So ayun po mga amigo. 70 pesos. Isang ano? Bagels. Kate Bakery. Thank you. Apo, salamat.
Tikman po natin mga amigo ang durian shake. Okay naman. Lagi ko sagot yun. Sabi ko, okay naman. Masarap naman. Kinain naman nila. Mga linyahan ni Kuya Raul. Pero ayan, si Mami Cookie, oh. Pero presko, no? Kasi... Mm. ¿Y cuál es por mil? Durian. Okay. Durian como yakatu. Di ba yung tikman yung durian, eh? Dapat lang mapatikin natin si Mami Cookie na yung durian. Ang natikman lang niya, lasones, yung mga ganyan. Durian, papatikimin natin si Mami Cookie. Kung ano ang hahanap tayo ng durian dito. Sa mga taga Davao. Tingnan din sa Davao ng durian, di ba? Shout out sa inyo dyan. Ayaw po ni Mami Cookie ng ano? Nang gato, tunokere? Tunokere panes? Panes de Pilipinas? Sinyama ba, girls? Hindi, esto panes de America. Tutuno sa inyo na solo esto? Pura sa tutuno tiene bariga. Kaya walang ano si Mami Cookie. Cuánto beses tu hacer ejercicio? Todos los días? De lunes a viernes. ¿Lunes hasta viernes? ¿Cuánto hora cada día? Una hora. Ah, sí, está bien. Una hora. Sí. ¿Qué tú haces todos? Correr. ¿Correr? Ah, correr. Sí, en la cinta. Ah, la cinta. Sí. Una hora, sí. No, luego poco pesa. Ah, te pesa man también. Ah, si Mami Cookie pala yung nag-ano mga amigo. Nag-bubuhat siya, tapos nagbibisikleta. So, ang sabi ni Mami Cookie ay ano daw siya, 1 hour everyday siya nag-lalakad-lakad. Ay nag-ano, nagbibisikleta para siya ay manatiling sexy. Mm. Anong lasa nito? Raisin to the raisin. Tikman po natin mga amigo kung anong lasa. Ah, como panes. Ah, no, harina. Okay. Eso, harina de trigo. Comprobar. Harina de trigo. Mm. Sí, está bien. Con pas, con uva seco. No harina. Mm. Sí, ¿no? Bueno. Integral. Integral. Sí. Mm, mira. No. Cuando tú comes esto no vas a ser gorda. No. Integral. No azúcar. De dulce esto solo uvas. Mm. Está bueno. Bueno. Ang sarap. Sabi ko brown, ano siya? Brown yung ginamit na... na harina dito. Sarap! Mm. Bueno. No asukar. Sarap. Me gusta. Está bueno. Sarap nga. Mm. Pero Mami Cookie, aquí, no? Tú es aquí una mes, no? Una mes, falta poco una mes. ¿Qué cosas tú quieres hacer para esto una mes? ¿Qué cosas tú quieres hacer? Ejemplo, de pasear, o de a playa, o de mercado, o cuál. Tinatanong kay Mami Cookie, ano ba yung sa isang buwan na halos nandito siya, ano yung mga bagay na gusto niyang mga ginawa niya dito o yung mga na-experience na dito na gustong gusto niya? Experience at cuando tú has venido aquí. Lo que me gusta, mercado, tienda. No. Ya lo tengo en Europa. Uh-huh, uh-huh. Lo que me gustó, salí de Manila. Venir a Cebu, mm. Ver las cosas que he estado, que mm. Me está enseñando, ah. Que es lo que me ha gustado, está. Que me gusta, mm-hmm. De cambiarme, ver sitios, sí. Ah, sí, cambiar otros sitios. ¿Cómo me sacaste de Manila a Cebu? Mm-hmm. En vez de estar viendo cosas así, que eso ya está en Europa, está como tú me enseñas, templo, mm-hmm. Todas esas cosas, mm-hmm. Sí. Ah, esto. Sí. Cosas saqué de Cebu. Sí. Estaban en el pueblo, uh-huh. La playa, sí. La playa. Sí. ¿Cómo va de? Comida. ¿Cómo va de comida también? Sí. ¿Cómo va de? ¿Cómo se llama?
de plantar, plantar de verduras, de, así de también. Sí. Ok. De, mm. Tienes en España. So, sabi po ni Mami Cookie, ang gustong-gusto rin po rito na ginawa nung nandito siya sa Pilipinas ay yung pagpunta niya dito sa Cebu. And then pangalawa, yung mga pagkain dito, masasarap kasi talaga mga amigo. Ang sarap ng tinolang manok nila, native na manok na adobo. Tapos yung mga umeshel, nakalimutan ko na pangalan. Teka, isipin ko, nasa dulong dila ko. Yung scallop, oh, pinilay ko muna yung camera at saka sinert ko. Sinert ko. Scallop po mga amigo, gustong-gusto ni Mami Cookie doon. Pero yung the best talaga, yung adobo, adobong native na manok. Sobrang sarap kasi, tsaka malasa. Tapos bagong patay. Bagong patay na manok. Paano ko ba nalaman kung bagong patay na manok? Eh, niluto na. Ayun ang gusto ni Mami Cookie. Na dito sa, ano, dito sa Pilipinas. And then, yung, kasi daw sabi niya ganun, yung kagaya ng merkado na to, actually, gustong-gusto naman niya yan. Kaso, meron naman daw sa Spain kasi nito. Kaya, ngayon kasi nandito kami para magpatay ng patay namin patay oras para kasi mamaya late na yung ano namin. Late na yung flight namin. Alala kaming gagawin, natatamad naman kami kung nasa hotel lang kami. So pero gustong-gusto ni Mami Cookie talaga yung mga bilihan ng mga ano, bilihan ng mga materials o yung mga parang hardware ganun, no? Bilihan ng mga plato-plato yung mga gusto niya. Tapos buti na lang po mga amigo, nadala natin si Mami Cookie dito sa Meno, sa Cebu. Actually, si Lenny na ang nag-ano nito, nagsabi sa akin na dali mo na si Mami Cookie dito sa Cebu. Actually, dapat nga sa ano eh, nag-iisip kami, bura kayo Palawan. Magka-Palawan pa sana kami ngayon. Kaso, si Mami Cookie ay pauwi na. So, meron daw siyang kaayusin, excuse me, meron daw siyang kaayusin na papel doon sa may, ano, sa may, hindi ako magtanggan nun, ang pangit ang buko eh. Umakain kasi ako. Ayun, basta yung ano, ang sabi ni Mami Cookie sa akin ay yung na-experience dito sa Cebu, yung mga pasyalan, yung mga yung mga church dito, gustong-gusto ni Mami Cookie, nawala naman sa Spain. Kaya nga sabi nga ni Mami Cookie, halusina cuando ver este video. Sí. Sabi ni Mami Cookie, pagka nakita ron ito yung Victor tsaka yung pamilya na yung mga video namin dito, baka maghalusinar daw, halusinate daw po. Dahil sobrang ganda kasi yung mga napuntahan namin dito sa Cebu. May kitamin kay Kemas? Kay Kodicho? Kay Kodicho de Té. También me gusta esa zona que vivís, donde estamos con los de Tía Mami. ¿Dónde? En vuestro pueblo ahí, donde tú tener casa. Ah, tiene... Sí, me gusta ahí. Tiene playa. Que no, cariño. ¿Dónde? Donde tú vivís con tu familia. Ah. A mí me gusta esa zona, tranquilidad. Ah, sí, sí, sí. So, sabi ni Mami Cookie, ang gusto pa niyang lugar na, yung lugar na pinag-stayan niya, tsaka yung sa may bahay namin, kasi tahimik daw, at tsaka walang ingay. Sí, no mucho ruido. No hay mucho ruido. Cuando tú dormí, dormí bien. Solo tiene ruido de niña de chamamé. So, yun po, sabi ni Mami Cookie, tahimik kasi sa lugar na pinag-stayan ni Mami Cookie, kaya okay sa kanya. Tapos tahimik, bukod sa tahimik, sabi ko, ang maingay lang kasi doon yung mga anak ni Chimamin, yung mga bata, sila Sophie. So, ayun po mga amigo, yun ang mga gusto ni Mami Cookie na experience dito sa Pilipinas. So, ang saya, di ba, at least na-experience ni Mami Cookie yung mga ganito. Pero alam niyo po mga amigo, meron na talaga nga masayang-masaya para kay Mami Cookie. Ay, como si llama tu tía? Esto como... Como... Se llama Esther. Sí. Esto como Mami Chiqui. Sí. Como Mami Chiqui. Sí. Alam niyo, meron pong akong nakilala na tía ni Mami Cookie. Na si tía Esther na parang si Mami Chiqui. Como Mami Chiqui, no? Así, hola. Bailar así. Como chamame. Oh, alam niyo po mga amigo na kausap ko yun at parang hi, diba? Basta natutuwa ako. Pag nakita niyo po etong si Tia Esther, sasabihin niyo, sino yan? Si Mami Cookie o ay si Mami Chiqui o si Chamame? Basta siya po ay nasa England at siya po ay katrabaho bilang ano ron. Saka ko muna ikukwento sa inyo mga amigo kasi alam niyo mayroong pasabog. May pasabog ako mga amigo na parang gustong pumunta rito sa Pilipinas ng isang tiyahin ni Mami Cookie.
Hindi ko alam kung paano pa sa ngayon, pero sabi ni Mami Cookie, tinanong ko kasi si mismo si Esther. Sabi ko, gusto mo pumunta rin sa Pilipinas, lahat ini-invite ko eh, no? Pero this time, if ever pumunta siya dito, kung pumunta man dito yung Esther na yun, sasalubungin uli natin sila sa airport. Hindi ko alam, hindi pa sure yun mga amigo. If ever man, matagal pa, siguro baka after 1 year pa o mga ilang taon. Kasi nagkatrabaho po sa Inglaterra o sa UK. Salamat po mga amigo sa pandang video na to. At nalaman natin ngayon kung ano ang mga gusto ni Chamame na ginawa dito sa Pilipinas sa loob ng 30 days. Salamat po mga amigo at God bless. Bye. Ciao. Adios. Sa manana. Bye.